Magandang araw po sa inyong lahat, sa mga ka-aksi po natin dyan, sa mga idol natin, at sa lahat po ng sumusuporta sa page. Maraming maraming salamat po ulit. At ngayon, dahil po sa dami na nag-message po sa akin at nagtatanong about sa Axie Infinity at paano daw ba maging manager at paano ba magkaka-scholar. So, pag-usapan natin ngayon, o yung topic natin ngayon is about manager and scholar. So, ipapaliwanag po natin kung paano ba kumikita ang isang manager at paano ba kumikita ang isang scholar. So, titingnan natin ano yung difference ng dalawa. Okay? So, bago natin pag-usapan, maglagay muna tayo ng background, o yung background music mismo ng Axie Infinity. So ngayon, paano nga ba maging isang manager at paano ba ito kumikita? Okay, dito po sa isang picture, yan. Nakalagay na po dyan yung lahat ng details about manager, about scholar. So dito muna po tayo sa manager. Kung gusto mong maging manager at decided ka talaga na maging manager, simple lang. Tandaan mo na kapag ikaw ay manager, unang-una, hindi mo kailangan magtrabaho. Wala kang gagawin, magmo-monitor ka lamang. Ganun lang kasimple. Pero tandaan mo rin, bilang isang manager, ikaw po yung namumuhunan. Ikaw ang bibili ng Axie Team. Yan, katulad yan. Kung makikita nyo sa kauna-unahan, ikaw po yung mag-i-invest para po sa Axie Team. Yan ang isang kailangan ng manager. So, hindi ka pwede maging manager kung wala kang puhunan. Okay? At make sure lamang na kapag gusto mong maglaro as manager, kailangan at least dalawa yung team na bibilihin mo. Okay? Yung isang team pwede mong laruin at yung isang team, ihahanap natin ng scholar. So, ganun po yun. Then, ang gagawin mo lang kapag ikaw ay manager na bumili ng team, mag-monitor, at wala kang ibang gagawin. At maghihintay ka lamang every month ng 40% na income mo sa SLP trading into PHP o sa peso na. Okay? Malinaw po yun as manager. Ulitin ko po ha, kayo po ang mamumuhunan. Wala po kayong gagawin, magmo-monitor ka lang at maghihintay ka lang monthly. Ganun po ang role ng manager. Okay? At pwede ka nang kumita ng 40% sa trading po, ha, trading na. Ibig sabihin less na po lahat, kasama na po dun yung pag-less ng ating transaction fee. So, yung 40% po nun ang mapupunta po sa inyo. Okay? So, kung mapapansin niyo po doon sa picture, ang isang manager pala ay pwedeng kumita ng 500K up to 700K. In one year, ha? In one year. Paano ba nangyayari yun? Eh, ang puhunan mo lang naman nasa 50K up to 70K. Anong tingin nyo? Possible ba mangyari na kumita ka ng 500K up to 700K? Na ang puhunan mo lamang ay 50K up to 70K? Okay, dito po sa Axie Infinity, meron po tayong ginawang program na possible na ikaw, manager, ay pwedeng kumita ng 500K up to 700K in just one year. Hindi po siya 100%, but kapag po ginawa ninyo yung program na sasabihin ko sa inyo is 90%, 80 to 90% ay pwedeng mangyari. Okay? One time ka lang namuhunan at yan ang pwede mong kitain sa loob ng isang taon. Bakit one year, ganun katagal? Siyempre may process po yun. Kung halimbawa yung pinuhunan mo, sabihin natin 70K, in-invest mo sa bank, magkano kaya ang interest na pwedeng kitain niya in just one year? Siguro naman alam niyo po ano. Maliit lang, pero kumikita. Pero kung dito mo ipapasok,
makikita mo talaga na ang laki ng potential na pwede pala talagang kumita ng ganong kalaki. Ulitin ko, as manager, yan lang po yung role mo. Okay? Mag-monitor, wala kang gagawin, at ano, maghintay ka lang monthly. At pwede ka lang kumita ng 40% sa trading into PHP ng SLP. Okay? So, yung process po na ginawa kong program ay ibibigay ko lamang po kapag naging part ka na ng team ng team po namin. Kapag naging part ka na ng team namin at manager ka na, officially manager ka na, yon, ipapaliwanag ko sa iyo paano ba makukuha yung ganong kalaking pwedeng kitain in just 1 year. Okay? So, as a manager, sana malinaw na po sa iyo. At punta naman po tayo sa scholar. Bilang scholar, ito yung partner mo na ito yung magiging partner mo na magtatrabaho para sa iyo, manager. Kaya wala ka nang ginagawa, ang scholar na nagtatrabaho para sa iyo. So ang ginagawa ng scholar, sila po yung naglalaro ng Axie araw-araw. At kailangan nilang ma-hit yung quota na minimum 150 SLP per day. So, depende po kung gano'ng kahaba yung oras na pwede nilang matapos yung quest. Depende po yan, ha. Kasi minsan, kaya tapusin ng 3 hours, 5 hours. Pero pwede pa yung umabot ng 7 hanggang 8 hours. So, gano'n katagal yung possible time na ginagawa po ng isang scholar. Kaya medyo mahirap po para sa scholar. Kaya kung mapapansin niyo po, yung earnings po niya ay medyo malaki kaysa sa manager. Bakit? Unang-una, ginagawa po ng scholar ay siyempre daily report po yan sa inyo. Napakahalaga po niyan na nagre-report ang scholar everyday sa inyo para aware po kayo sa nangyayari araw-araw sa kanya. Okay. Ito po yung isa pang dahilan, syempre nagko-consume po siya ng time. Sabi ko nga, depende po yung matapos yung class, depende sa paglalaro. May pwedeng 5 hours, pwedeng 7 hours, pwedeng 8 hours na mabago niya matapos yung laro. So ganun ka tagal. Ngayon, kung yung scholar mo ay walang hindi po siya full time, may possible na hindi niya matapos yung quest. Kaya napakahalaga ng scholar ay full time. Okay? So yung bills, syempre gumagamit po siya ng computer kung computer ang ginagamit niya, kung cellphone, syempre may binabayaran niya na internet at kuryente. Syempre lagi yan magcha-charge kung sakaling malalabat. So may mga bills din po siyang binabayaran. Then ito yung napakahalaga, yung effort niya. Bilang scholar, napakahalaga ng effort na lagi niya dapat tina-target yung 150 minimum SLP. So ganun kaganda na maging partner mo ang isang scholar. Kaya manager, kung ikaw ay decided na, napakahalaga ng isang scholar para po sa'yo. Okay? So ganun nagtatandem yung dalawa. Manager and scholar. Kung walang scholar, walang manager. Kung walang manager, walang scholar. So nagtutulungan kayong dalawa. Ang pinakamahalaga, manager, yung scholar na tinulungan mo ay malaking bagay para sa kanila. Bukod sa kumikita siya, nakakatulong pa siya sa family niya. So ganun kaganda po yung binigay mo na opportunity doon sa scholar. Okay? Ngayon, kung decided ka na manager, pwede natin pag-usapan kung paano ka mag-start. Kung paggawa ng account, nahihirapan ka, hindi mo alam kung saan ka magsisimula, mag-usap lang po tayo, gagawin po kita. Tuturo ko sa iyo lahat, paano gumawa ng account, paano ka mag-start. Basta make sure lamang po na syempre pag tinulungan kita, wala po akong hihingin bayad, okay ha? Ito po ay tutulungan kita dahil syempre gusto ko bilang pagtulong ko sa iyo, sana naman dun sa team ko, dun ka kukuha ng eskwela. Yun lang, kasi bakit? Napakalaga po kasi sa akin na yung mga sumusuporta ang mabigyan natin ng scholar. Okay? So manager, kung ikaw po ay willing, pag-usapan po natin, mag-comment ka lang sa video na to or i-PM mo ako directly.
So, para po dun sa mga nakapanood at gusto maging scholar, ito, malaking tulong nyo po ang pag-like, pag-follow, at pag-share po lagi ng live natin at ng page natin. Malaking tulong po yan dahil mas makikita yan sa social media na maraming magkaka-interest. Na kapag may nagka-interest, syempre kukontakin tayo at sino ba makikinabang? Kayo rin. Okay? So, pagtulong-tulongan lang po natin. Again, like, share, and follow lang po. Ganun lang po kadali at malaking tulong na po yan para sa akin. Okay? So, again, maraming salamat po sa mga sumusuporta at sa mga magiging manager po natin. Salamat po agad. Nagpapasalamat po agad ako sa inyo. At sana ikaw na yung hahanapin namin. So, hindi lang po isang manager ang kailangan namin. As long as merong gusto na mag-manager at willing matuto, ay welcome na welcome po para po sa amin. Napakagandang opportunity po ang ibibigay niyo sa amin. Okay? Maraming salamat po ulit sa inyong lahat.